Pansin, pinabayaan na sa loob ng tatlong taon. Sa ating ngayon, sa administration natin, hindi... Walang Pilipino. Wala. Kalaban lang tayo o hindi. Yun. Pag kailangan... kailangan ayusin yung kalsada mo. Tulungan. Tulungan natin. Mayor, naging... Kasi ganito, may report sa amin na binaka yung tuguan. Alos... Ang dami ko rin supporters doon, ano? Siyempre, saka Muslim, yes. Muslim yeah. Sityo na yan, ha? Muslim area yan. Kaya ito sabi ko sa'yo, wala akong binibili. Ang report sa akin, mataas talaga daw ang tubig. Yes, mataas naman. Ngayon, kinausap ko ang NDR, natulungan natin. Mamigay tayo ng relief goods doon, mamigay tayo ng bigas. Kasi nga, medyo napabayaan sila. So, pinasok namin ngayon, eh nakakatawa doon kasi akala nung mga kasama ko pati na yung mga barangay officials pati yung mga kasama ko dito sa munisipyo akala nila sasakay kami magka kakarin lang natin para ma-feel nyo naman kung paano lumusong sa baha pero siniguro muna namin na wala kami mga sulat no? Pero yung iba sumakay ng magka lakad kami ng mga more than 1 kilometer siguro pagdating doon. Hindi naman ganun kalalim. Hanggang dito lang. So mga nasa 4 feet lang yung pinakamalalim. Kampas ba yun? Yung nangyari na lumusong tayo doon, after namin namigay ng relief goods, about na pauwi na kami, dami kasi tao. Yes, marami tao. Nakita na doon, maraming tao. Hindi nakita doon sa, ano, sa hindi nakunan, kasi ang nakunan dito banda sa bandagana. Yung sa, nasa kaliwa, ang daming tao doon. Ang ginawa namin doon, ang ginawa ko doon, wala yung pang bugso ng damdamin lang yun na sinabi ko sa grupo ko na para naman maintindihan nyo na pati sa yung mga constituents natin doon na nakikiisa kami sa inyo, alam namin kung anong nararamdaman nyo. Kasi matagal nang binaba eh. Yes. Perennial problem yun dyan eh. Okay. Kaya medyo pinakita ko sa kanila na ako ang mayor nyo, hindi ako nandidiray dito sa tubig nyo. Alam ko kung anong sitwasyon nyo na binaba kayo. Kaya yun, medyo lumusong tayo sandali. First time ba eh, kasi nagka itong lugar namin nagkataon na nagkamayob sila ng medyo buhay. With regard dyan sa kalsada nyo, marami na kaming ni-request na tulong, no? Ewan ko kung darating yan. May ni-request na tayo sa provincial government. No? Kasi kung dito lang magpapasyal lang natin, ang budget natin dito, ang asahan natin, mahihirapan talaga tayo dyan. No? Kasi maliit nga ang budget natin, may na-apektuhan pa tayo ng pandemic. No? Sa katunayan nga, ang dami na namin sulat pinadala sa kung kani-kanino. 2 weeks ago, nandun pa kami sa Senate mismo. Pumunta kami sa Senate. Limang mayors kami. Kasama namin yung LMP president namin, si Jonathan Himpit ng Roas, Mayor ng Roas. Kasama namin si Kabakan po. Mayor ng Kabakan, no? Si Jeline. Si Rolly. Si Mayor ng Misakap, si Rolly. Pati si Apple, Mayor ng Limungan, pati ako. Pumunta kami doon, nag-ikot kami doon. Para lang ang project proposal. Mm-hmm. At isa doon ang Dungguan. Oo. Sana naman ano nila mabigyan pansin para kasi kawawa talaga. Doon ka ba nakatira? Hindi po, mamaya po tayo makamakarap siya. Ah, okay. Kasi malaking problema talaga yan. Nag-uusap na rin kami ni MILG at kami naging si Narimbo kung anong maganda dyan. Hindi kasi problema lang ng pikawayan yan eh. Ang baha. Kahit mag-desert tayo dito, ang problema doon banda. Kung malaking ano yan, millions of pesos ang kailangan dyan para ma-desert yung waterways. Para ma-solusyonan yung problema na yan. So, ang isa pang solusyon dyan, siyempre,
itataas mo yung kalsada, tapos sementuhin mo. Pero isang kilometro mahigit yun. Alam mo magkano yun, di ba? Kaya hindi basta-basta ganun na project. Papuntang ano na yun?